Masamang-masama ang loob ngayon ni Maymay Entrata at halos maiyak na siya sa galit dahil kung kailan siya nag-open up tungkol sa kanyang buhay, pag-ibig at sa lalaking minamahal niya ay saka naman ito sinisira ng iba. Narito ang buong istorya. February 14 nang lakasan ni Maymay ang kanyang loob at finally ay inireveal nito sa madla for the first time ang pagkatao ng lalaking nagpapasaya sa kanya ngayon. Si Aaron ang lalaking kasama ni Maymay mag-celebrate ng Valentine's Day na kanyang ifinlex din sa publiko noong araw na iyon para ipagmalaki sa lahat na siya rin namang kaarawan nito. Ani Maymay sa birthday greeting niya kay Aaron ng Valentine's Day. Happy birthday, my Valentino! Kasabay nito ang picture nila na magkayakap na kuha sa Canada kung saan nag-i-stay si Maymay mula pa noong January. May bahid nga ng pagka-proud si Maymay para sa kanyang napakagwapong foreigner boyfriend na ayon sa ilan ay kahawig ng dating ka-love team ni Maymay na si Edward Barbers. Noong January 31, unang ipinahiwatig ni Maymay na Aaron ang pangalan ng kanyang nobyo. Nahanap rin ng netizens ang lumang tweet ni Aaron kung saan sinagot ito ni Maymay. Sa Twitter account ni Aaron ay mararamdaman ang pagiging natural romantic nito nang ipinakita niya ang picture ng dinner nila ni Maymay noong December 11, 2021. Tweet ni Aaron, "What are you looking forward to?" Kung saan sumagot si Maymay ng "Vous" na nangangahulugang ikaw sa wikang French. Ngunit hindi pinagtagal ng ilang netizens ang kaligayahan sa puso ni Maymay. Dahil pagka-flex ng dalaga kay Aaron for the first time ay agad din itong binasag ng isang malisyosong balita tungkol sa tunay na pagkatao di umano ng boyfriend ng dalaga. Ayon sa isang video uploader, ang boyfriend daw ni Maymay ay fake at scammer na inihalid tulad sa lalaki sa Netflix movie na Tinder Swindler. Ayon sa ilang netizens, ang boyfriend ni Maymay ay may pagkakahawig kay Shimon Hayot na tinaguri ang swindler sa Tinder. Ang gwapong lalaki na nanggogoyo ng mga babae sa isang dating site. Kung saan matapos itong paibigin at gawing nobya ay peperahan ito hanggang sa maubos ang lahat ng yaman nito. Nang makarating kay Maymay ang pagkalat ng balitang ito tungkol sa kanyang boyfriend, ay umusok sa galit si Maymay at agad na naglabas ng pagbabanta sa kung sino man ang nagpapakalat ng balitang iyon. Warning ni Maymay, fake news! Kapag di nyo buburahin at patuloy nyo pong pag-i-spread ang false information para manira ng buhay ng ibang tao, huwag nyo na po sanang hintayin na aabot tayo sa husgado. Maraming salamat po. Makikita naman na burado na sa kasalukuyan ng video na nagpapakalat ng malisyosong balitang ito. Marami naman ang naawa sa sinapit ni Maymay na ang gusto lamang ay ipagmalaki sa madla ang kanyang newfound love at agad naman itong binasag ng iba. Matatandaan na nagkaroon ng issue noong 2020 sa pagitan ng love team na Maymay at Edward na humantong pa sa pagbubura ni Maymay ng lahat ng pictures nila ni Edward sa kanyang social media account. Kasunod noon ay naglabas ng joint statement ang dalawa na nagsasabing grateful sila sa loob ng 3 taong pagsuporta ng mga fans sa Mayward Love Team at inamin sa madla na hanggang friends lang sila at hindi na ito aabot pa into something deeper. Ayon sa source ay naging masakit para kay Maymay ang pinagdaanan sa pagitan nila ni Edward. Makalipas ang 1 taon sa digital show ni Edward noong May 2021, ay nagkaroon ng pagkakataon sina Maymay at Edward na magkapatawaran sa isa't isa nang hindi binabanggit ang problemang tinutukoy nila. Sagot lang ni Maymay noon, "Ang pinakamahirap kasi sa akin kapag nasira na yung tiwala, ang hirap maibalik." Fast forward to 2022, kung saan finally ay okay na ang puso ni Maymay at nakahanap na rin ito ng tao magmamahal sa kanya ng tapat at totoo ay saka naman ito sinisira ng iba. Pagtatanggol ni Maymay kay Aaron, "Hindi masamang lalaki ang boyfriend ko." Kaya naman hiling ni Maymay sa lahat na tigilan na ang pagkakalat ng fake news tungkol sa nobyo niyang si Aaron dahil handa siyang humantong sa husgado para ipaglaban ito.